Lagyan ko pa yan. On the Veteran Mix Club. This is yung what's up guys, good morning. Ayan kayo, nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. Ayan, ito meron tayong inverter pagawa ito, isa nating katambay shout out muna natin yung ating katambay na nagpa-package nito pinadala niya ito para ating i-repair. Meron tayong situation dito kung mapapansin nyo, ayan merong sunog yung ating driver 2, 4, 6, 8, 10 na driver at sunog siya. So bago natin umpisa ng video ito mga katambay, kung hindi ka pa subscribe, please subscribe and share na rin para sa ating mga ibang katambay. May mga katanungan tungkol sa ating fishing inverter, mga sine wave, mga capacitors, ayan. Papakita natin yung ating mga capacitor. Ayan siya. Yung ibang unit na ganito pula. Ayan, tool nito pula yan Mas maliit to, ito malaki. Meron siyang power na 999,000 watts. Ayan. Daba tayo kapisa patuloy mga katambay. Shoutout muna natin si Virgilio Segovia Ablang. Ayan, yung isa nating katambay, masugid nating taga-subaybay ng Purok sa East, Santa Rosa, San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Ayan, siya nagpadala sa atin. Ito nga gagawin natin inverter fishing machine. So, meron tayong sunog, Ayan. Ang first step dito, hindi tayo pwedeng mag-energize ng power niya, gagawin natin siyang, isolate muna natin. Isa lang naman siguro ito, pero ito putok na yung ating capacitor na ito. Ayan. Tsaka ito medyo lumobo na. So, kailangan natin bunutin ito para ma-check natin sa ating multi-tester, kaya niya pang mag-drive. Kasi yan, may mga kinalaman yan sa kanyang oscillator, sa power. Sa kanyang sine wave, yan. Diyan nag-o-oscillate yan, sa transformer na malaki na yan. Napakahalaga ng function nito mga kapasitor na ito. Ayan. Yan yung ating mga kapasitor. Tatlo ito, yung ibang unit, isa lang. Ayan, tulad nitong isang ito, medyo maliit lang naman siya. Meron siyang kapasitor. Ito kasi, paggawa, hindi ko na in-advise na i-repair pa. Kasi sira na yung kanyang sine wave. Ayan, sine wave driver. Ayan. Hindi na normal yung kanya sine wave. At hindi na natin ipipilit na i-repair pa ito kasi napakadelikado niyan gumagana siya pero napakalakas, hindi mo mahinaan yung kanyang power. Pagka ganun ang sitwasyon nito, hindi na natin nire-repair o i-advise na gamitin pa para hindi malagay sa alanganin yung kaligtasan ng gagamit. Ayan. In-advise ko bumili na lang ng bago at bumili naman ng bago yung kanyang yung may-ari nito kaya mas safe kasi una sa lahat yung safety nung gagamit ng ating inverter. So balik tayo rito, tambay, kailangan muna natin alisin yung shorted meron tayong numero ATNF to Teka, titingnan natin meron tayong power output, kita ba? Ayan, ATNF 70. Ay, yan ang ating aalisin. Mag-isolate muna natin tayo yung isa. Tapos i-check natin mga kapasitor. On the Veteran Mix Club. This is RJ Pro Lights and Sound. Remix.
This is RJ Pro Lights and Sound. This is RJ Pro Lights and Sound. So, ano, wala na yung short, ano? Bago tayo magpalit nito, i-check muna natin yung capacitor ng mga Lumobo, ano? Isa ito, dalawa na gunitin natin na may test natin ng maayos, tsaka yung tatlo capacitor. On the Vetra Mix Club. This is RJ Pro Lights and Sound. Ayan, kung mapapansin niya, ayan, kumatas na siya, no? Putok na yung ating capacitor, nakita ba? Medyo lumobo na siya. Ngayon, pag binunot mo yan, kumatas na ilalim niya. Hindi na pwede ito. Kailangan na natin siyang palitan. Ito, isa nagiging dahilan, ano? Ayan. Putok na. Bubunutin pa natin yung iba. Tulad nito, ala siyang putok, ano? Teteste rin natin siya ngayon. Hindi tulad nito isa, putok na. Ayan, kailangan natin palitan to. Check muna natin to isa kung okay pa. Kung pwede pa natin siya nga ibalik. Lalagay natin tester natin sa X10K. Ayan, kumalo pero babalik din. Ayan, ibig sabihin good pa siya, no? Okay. Babalik natin ito, check pa natin yung isa. Bali tatlo kasi ito. Pumalo, ano? Tapos bababa. Pabalik siya sa zero. Ayan. Ibig sabihin, good pa ito, ano? Sabog yung isa. Babalik natin. Tapos magpalit na rin tayo ng kanyang shorted, ano? Yung natanggal natin power OPT. At saka isang 10 ohms na resistor, ano? Yung resistor niya kasi kanyang gate. Yung pagtetest ng ating SCR, ano, kung saan nag-o-oscillate yung capacitor natin na malalaki na to, ano, ayan, tulad nitong pumutok, ano, nag-o-oscillate yan sa SCR natin, ano, ang pagtetest nyan, sa X1 tayo, normally open yan, ano, yung pin 1, pin 2, normally open yan, ayan, walang palo yan sa tester, ayan, dito ba, hindi pa palo yan, ano, kahit baliktarin natin yung tester. Yan talaga, ganyan talaga yan, ano. Yung kanyang gate galing dun sa kanyang sine wave driver, ano, sa controller, galing na sine wave yung signal niyan, tsaka palang magsuswitch yan. Ganyan ang pagtitest ng SCR. Ang importante sa SCR, walang contact yung terminal 1 niya, ano, tsaka terminal 2. Ayan. Tsaka lang gagana yan pagka nagsignal itong kanyang gate. Ganyan ang pagtitest. Normally open, ano? Ang tawag dyan. Normally open yan. Okay? Ayan yung kanyang SCR.
Meron siyang numero 612. Ayan. 612 ang kanyang numero. Normally open. Pin 1, pin 2. Tapos ang kanyang gate is pin 3. Ngayon ang pagte-test naman yung ating ATN NF70, ano, yan yung kanyang power. Kita ba? Lagyan natin ng konting liwanag, ano. Ayan. Ayan. ATN NF70. Ayan. Ang pagte-test naman nito, yung positive pin natin sa gitna, ano. Wala dito sa kabila. Ayan. Papalo yan, shorted yan, ano, which is ibig sabihin naka-receive siya ng volts dito. Ito kasi yung kanyang gate, ano, yung pin 1. Pag shorten lang natin yan, no, yung pin 1, pin 2, pag shorten lang natin siya, mawawala na yung contact niya na pabalik. Wala na. Pag ni-reverse natin, parang diode yan, hindi na papalo yung ating tester. Ngayon pag sinignalan natin to, yung negative kasi ng rad ng ating tester, ano, containing voltage. Pagka pinitikan natin yung kanyang signal, naka-absorb siya ng voltahe, mag-short to. Ayan. Ibig sabihin, buo yung ating power output na to, no. Pag pinag-short uli natin, no, wala na siyang power. Oh. Bibitaw. Pagka naka-receive na naman siya ng signal ng tester natin, may voltahe kasi yung negative ng ating test prod, which is contains positive. Pagka pinitik natin sa kanya, meron na siya. Oh. Ibig sabihin, gumagana yung ating transistor na ito. Buo ito, no? Yung kanyang power output na yan. So, ito ipapalit natin doon sa nasunog. Dito. Palit natin. Ayan, habang kinakabit natin itong pamalit natin mga katambay, ano, once again, special thanks to Ablang Segovia family, kay Sierra Berhilio, Ablang Segovia, ng Purok sa East, Santa Rosa, San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Ayan, so maraming salamat sir sa pagtitiwala sa Katambay TV. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. At malapit na nating i-test ito, no? May konti pa tayong mga dapat i-check dito, tulad itong 10 ohms na to at saka itong capacitor na ito. Ito na lang, tapos papalit tayo rito at magte-testing tayo ng kanyang power, ano. Ayaw, shoutout na rin yung ating mga basher. Ang laki po ng ambag ninyo sa lipunan ng ganitong teknolohiya. Sana sa susunod yung pang masigit na nakatutulong sa ating kapwa, ano, yung ating mas higit na bigyan ng pansin, hindi yung mga pangit ang negatibo. Ayan. Sa alang-alang natin yung karunungan ng mga nagtatanong, gabayan natin sila dun sa malinis at malinaw na pamamaraan ng paggawa ng ganitong mga masin, ano, kasi nakasalalay dito yung delikado nilang kaligtasan, ano. Pagka hindi na dapat i-repair, huwag na natin i-repair na ipilit. Ayan. Shoutout sa inyo at kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV at Tambay TV. On the Veteran Mix Club. This is RJ Pro Lights and Sound. Remix. This is RJ Pro Lights and Sound.
Yaw. Welcome back mga katambay. Ano, at andito na tayo sa stage ng ating burn test. Ayan, idiinan natin ng konti siya. Meron tayong tubig, ano? Hindi natin mapapaandar ito nang walang tubig. Kailangan yung output niya, ayan, yung out, black, tsaka yung red, out. Ayan, out din yan. Kita ba? Ayan, out yung pula. Kailangan nakasaw-saw sa tubig yan, ano? Yan yung kinakabitan natin ng rod. Ayan, ito. Itong pula at itim na yan. Yan yung out. Ayan, kasi pag di natin nilagay sa tubig yan, hindi yan huhuni, ano? Ayan, no? Ipigay natin siya, ano? Titesting natin siya. Pansinin natin yung kanyang positive rod. Ayan, bubula na siya, ano? Umandar na rin yung kanyang blower. Ayan, no? Okay. Okay. Ayan, oh. Bumubula yung kanyang rod na isa. Ayan, oh. Yan yung positive rod niya. Meron tayong battery, ano, 12 volts sa 15 AH, 15 amperes. Ayan yung ating monitor, oh. Bigayin natin siya. Normal yung kanyang power consumption, ano. Okay. Ayan o. Okay. Ayan, tapos na yung iyong inverter fishing machine, ano? Sir Berhilio. Ablang Segovia. Ayan, shout out sa Segovia family, Ablang family. Nang Santa Rosa, San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Ayan. Maraming salamat sa pagtitiwala, sir. At okay na yung iyong inverter machine, ano? Kulang lang isang ano, ang tabayanan ko lang. Nagkulang ako ng isang kapasitor. Ayan, no. Lalagyan ko pa yan. Meron pang ilalakas yan. Tabayanan ko lahat. Dadagdagan ko para ma-final na siya, no. Okay, hanggang dito na lang yung ating video mga katambay, ano? Ayan, at kita-kita tayo sa susunod nating video. It's all about electronics tutorial tips and solutions. Kayo, kayo nanonood ngayon sa Tambayan ni John Tech TV. Patambay TV. This is RJ Pro Lights and Sound.